Alam nyo, pagka hinahangaan ka dahil sa magaling ka, no, magsalita, lalo na pag may mikropono, yan, magaling eh. Ito si Rapi Tulpo. Pero, pag nasa pwesto ka na, abay, makakatikim ka na, di ba? Hindi pwedeng hindi, dahil public official ka eh. Oh, meron kang accountability. Pati kayong lahat dyan sa Senado, accountable kayo kahit ano sabihin ninyo. Ha? Akalain ninyo, pumalat yung video na nagkakantahan sila, masayang-masaya sila, nagsasayawan pa sa entablado. Lahat itong senador, doon mo makikita eh. Ang ipinaglalaban mo dapat, yung interest lang ng bansa. Huwag mong personalin yung labanan na ikaw dito, ikaw doon. Kasi baliwala ka. Pareho kayong baliwala. O, ang sasabihin mo lang kung ano yung tama, ano yung mali. Mali itong ginagawa nito, mali yung ginagawa nito, tama yung ginagawa nito. Ni ganon, di ba? Eh, yung trabaho namin sa media yun eh. Hindi yung trabaho yun sa social media. Oh, mga kaibigan. Ngayon, ang mga public officials, accountable yan talaga. Ha? Dahil, ang sabi nga sa konstitusyon, a public office is a public trust. Mga kaibigan. Ngayon, dahil binabati ko sila. Ha? Ayan, kabago-bagong upo. Eh, nakita mo kung paano silang magsaya. Nandiyan ba yung video? Ha? Ito, pakita ninyo. Pakita natin sa inyo. Ito po'y sa harap ng nagtataas ang halaga ng bilihin. Ha? Harap ng paghihirap ng marami, sa ulat nga ngayon, milyon-milyon ang nagugutom at walang hanap buhay. Ito'y dahil sa kawalan ng kakayahan ng nagdaang administrasyon at tila yun din ang direksyon nang simula nitong administrasyong ito. Kung papano ang dinanas, magkaiba lang ng diskarte, mga kaibigan. Pero, papano nito iwawasto yung kamalian kung yun ay ginagawa din nila? Mga kaibigan, ano po? Tinawag ni Rapi Tulpo na killjoy. Ba, eh, kasalanan pa ng publiko na magalit ka dahil para bang hindi sila seryoso sa problema na kinakaharap ng ating bansa at ng ating mamamayan. Dahil hindi mo magagawa yan kung kamukha mo si Ramos na responsableng tao. Di ba? Na talagang trabaho ng trabaho. Hindi iniisip yan ganyan. Hindi ko nakita si Ramos na nagaganyan, mga kaibigan. O hindi naman tayo bagsak ang ekonomiya natin sa panahon ni Ramos eh. Doon nga tayo tinawag na one eh, we are no longer the sick man of Asia. Dati sa panahon ni Marcos, tinawag tayong sick man of Asia. Hindi na sa panahon ni Ramos. Nagsimula naman ang pagpasok ng investment dito sa panahon ni Mrs. Aquino dahil panahon ni Marcos, walang namuhunan dito. Mga kaibigan, ngayon, eto, sipin mo yan, birthday nitong si Sunny Angara. Ha? At ikinakatwira ni Tulpo, mga kaibigan, na charity daw yan, kawanggawa yan, na nagtulak sa kanila
sa isang gabi na sila'y mag-party. Ba, ganyan pala kayo magkawang gawa. Kailangan may party. Ha? Ha? Mga kaibigan, ito'y ginanap nung Sabado sa Manila Polo Club. Eh, ano yun? Lugar ng mayayaman yan, di ba? Polo Club sa Forbes Park yan eh. Oh. Eh, syempre, maraming nagagalit na nagsasabi na habang nagpa-party itong mga politikong ito, ang mga Pilipino'y naharap sa iba't ibang problema ng inflation, pagbagsak ng pera natin, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at ng iba't iba pang socio-economic problems, mga kaibigan. Ba, nag-press conference pa si Tulupong, Este Tulpo, at tinanong siya, ano nararamdaman mo dyan sa mga komentaryo, ha? Na binabanatan ka at ang ibang public officials na dumalo dyan sa 50th birthday party ni Angarapal. Angarapal talaga eh. Ha? Sabi niya, napaka-killjoy naman yung mga nagsasabi niyan. Dapat inaalam din nila siguro yung reason. Yan ha, dapat daw, inalam muna ninyo ang reason kung bakit. Ano bang isa sa mga dahilan kung bakit kami nandun? Yan. Una, tao naman kami. Eh, mga kaibigan. Eh, yung mga naghihirap, hindi ba tao yun? Mga kaibigan, wala akong nakitang ganyan sa ibang bansa eh. Mayayaman bansa pa, hindi nagaganyan eh. Di ba yung sa Japan, merong nagpa-party, ha? Nag-resign yun eh dahil binatikos siya ng binatikos. Namigay ng melon, ha? Tapos nag-host ng party, hindi naman pera ng gobyerno ginagastos. Kasi siya mayaman bago pa siya napasok sa politika, mga kaibigan. So, ayan ho, ha? Hindi natin nakikita, bawal sa kanila yan. Labag sa propriety yan eh. Yan yung sinasabi natin kadalasan na dapat ang ma-restore dito sa Pilipinas, lalo sa gobyerno, yung rule of law at yung propriety. Ano ba yung propriety? Pag sinabi mong propriety, yun yung kawastuhan. Ha? Yan ba, wasto ba yan? Naghihirap ang bansa eh. Sasabihin mo pa, killjoy, yung mga tao. Ang daming walang malamon, dyan lang sa party na yan eh. Mga kaibigan, tatawagin mo pang charity yan? Ah, charity daw yung kasi una tao sila. Oh. Eh pumasok ka sa gobyerno eh. Di ba? Pag pumasok ka sa gobyerno, kahit tao ka, alam namin tao ka. Ha? Ito ha, tutuloy lamang natin itong sinasabi ni Rafi Tulpo, mga kaibigan. Ha? Kalahi mo, sabi, killjoy, ba kasalanan pa natin ano? Kasalanan pa ng publiko na punahin sila sa kalaswaan. Malaswayan eh, yung ganyan. Nagtatanghal kayo ng ganyan eh. Bagsak na bagsak ang Pilipinas. Ang presyo ng asukal, magkano na? 100 pataas na, ha? Mga kaibigan. Oh, eh isipin mo yan, tapos ganyan kayo. Ba, eh, sabi niya, tao kami. Marunong din kami, dapat mag-relax. Ba? Huwag mo yung sa publiko yan, relax, di ba? Kaya nga, pag nakukunan yung mga kwan, eh, hindi niyo, ano yan, malaswayan, mahala yan. Kung ikaw, public official ka, marami ka nang hindi pwedeng magawa katulad ng ikaw ay wala pa sa public office. Ha? Dapat i-observe mo yung propriety, yung kawastuhan. Ha? Mga kaibigan, yung kaya madalas nating ginagamit yung word na yun eh. Masyado na kayong insensitive. Insensitive yung tawag sa iyo. Ang tawag dyan sa ginawa nyo, inappropriate yan. Hindi pwedeng i-display mo maging sa batas,
kung ano yung kalaswaang ginagawa ninyo. Ha? Eh, kung malaswa yan, eh, pwede na rin kayo mag-sex sa labas ng bahay nyo. Di ba? Oh, nakikita ng publiko. Di ba? Mahalay na yan eh, mga kaibigan eh. Isang malaking kahalayan at kalaswaan yan, mga kaibigan. Ang sabi pa niya eh, pangalawa, it was for a cause. Ha? Anong cause? So, yung cause, ang sabi ni Tulupong, Este Tulpo, so may naitulong yung party na yun. Nakatulong pala yung party na yun. Hindi lamang pagsasayaw-sayaw. Ha? Kundi for a good cause, mabuting layunin daw, ha? Charity, mga kaibigan. At ipinagmalaki ni Angara na sila'y nakalikom ng 3 milyon. 3 milyon. Anong cause yan? Ito raw ay gagamitin para idonasyon sa Philippine General Hospital. Maganda sanang cause yan kung hindi kayo mga public official. Number 2, hindi naman ninyo pera na rin yan eh. Saan galing yung donation sa mga public official? Ha? Saan galing? Ikaw, Coco Pimentel, sumagot ka. Di ba? Nagpapanggap ka eh. Oh, kasama ka rin dyan eh. Di ba, mga kaibigan? Oh, nilalahat na natin lahat na sumali dyan. Hindi tayo mamimili ng political color. Sapagkat yung kawastuhan, walang pinipili yan. Mga kaibigan, kung public official ka, public official ka. Therefore, accountable ka sa taong bayan. Mananagot ka kay ikaw ay opposition, kay ikaw ay administrasyon. Kaya dapat isang magsalita rito, ano ginagawa mo dyan, Coco Pimentel? Paano ka magkakaroon ng moral authority? Kaya nga nagkasira-sira ka eh. Hindi ba? Ngayon na naman, sa oposisyon ka na naman ngayon. Kung ano-ano sinasabi mo laban sa nakaraang administrasyon, sa nakaraang administrasyon, kunyari ka pa, hindi mo tinutukoy, pero yung kabaliktaran ng ginawa ng nakaraang administrasyon, ang sinasabi mo rin ngayon. Ha? Laban dun sa mga maling ginawa ng nakaraang administrasyon. Kumampi ka ron eh. Kailan mo sinasabi yan? Nung wala na? Mga kaibigan? Kami sinasabi namin yan nung nandyan pa sila. Di ba? So, mga kaibigan, napakahalay nitong ginawa nilang ito. Sino pinagkunan yun ng 3 milyon, mga public official? Kaninong pera nila kinuha yan? Pera ba nila yan? Hindi naman din nila pera yan eh. Galing na rin yan sa pera ng taong bayan yan eh. Tapos pag lululukuhin ninyo mga tao, sasabihin ninyo yan eh for a good cause, kinukumutan nyo eh. Eh hanggang ngayon, nasa akin pa yung libro sa costume eh, sinulat ni Ning Santos, baka akala ninyo, mga kaibigan, sino natatakot dyan? O di bumanat siya, di ba? Bakit siya lang ba may radyo? Ngayon, babati muna tayo. Tsaka public official ka na, hindi ka na dapat nagmimimije. Ha? Yun ang isang dapat, di ba sinasabi ko eh. Kung ikaw nasa media ka, tulad ko, halimbawa lang ako magiging mambabatas. Ha? Ang una kong isusulong, ha? Ipagbawal sa sino mang nasa serbisyo sa gobyerno ang pagsusulat ng kolom pagkakaroon ng programa sa TV at sa radyo. Nakita ninyo ngayon? Ha? Lahat na kinukuha na ng mga nasa gobyerno. Sila na rin ang nagpo-programa sa radyo. Sila na rin ang nagsusulat sa dyaryo. Ha? May programa sa telebisyon. Ano yan eh? Self-serving yan, mga kaibigan. Ano, babanatan mo yung iba, ikaw di mo babanatan?
Oh, mga kaibigan, self-serving ang tawag diyan. Ha? Eh, wala rin sa kawastuhan 'yan. Ha? Labag din sa propriety 'yan. Mga kaibigan. So, 'yun ang dapat niyo ipasang batas. Dapat wala na kayo. Na-interview naman kayo eh, di ba? Unless ma-interview kayo, yung pwede yun kasi karapatan nyo yun. Karapatan daw nila yun kasi mamamayan sila. Ano? Maraming nawawalang karapatan at isa yan sa hindi dapat maging karapatan ninyo. O tingnan mo, pati yung fundraising. Ang palusot nila ro sa party nila, fundraising. Ha? Fundraising? Alin ang fundraising? Kayo, entertainer, panonoorin ba kayo ng pangkaraniwang mamamayan kayo kakanta, kayo sasayaw? Bibili ba ng ticket yan kung halimbawa dinaanin nyo sa pangkaraniwang fundraising yan, activity? O, katulad halimbawa, kantahan. O, sino manonood sa inyo? Ba, singer ba kayo? Ha? Ano sa palagay ninyo? Kaya maraming ano eh, maraming gago rito eh, mga kaibigan eh. Sip mo, dadakilain mo yan. Kaya kada dakila mo, ha? Yung panga ang mali, yung pagdakila sa maling tao. Mga kaibigan, umaabuso. Akala nila singer na sila kahit masakit sa tenga. Eh, ano ba isayaw nyo? Di ba? Sayaw ano yan? Sayaw ng parehong kaliwa ang paa? Mga kaibigan? Oh. Eh, fundraising. Di, gusto nyo pala may kantahan, may musical. Kumuha kayo, pati trabaho ng entertainer, sinasakop na ninyo eh. Lahat gusto nyo na sakupin eh. Ha? Puro kayuhin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Babanat ka dati, media, pag ikaw na yung nandyan, yung pala, ipagpapatuloy mo. Kaya ako, ayoko pumuesto eh, mga kaibigan eh, sabi ko nga sa inyo eh. Wala tayong hilig dyan eh. Di ba? Kasi mahawa ka dyan, oh. Oh. Paano mong mariresist o lalabanan niya kung nandiyan ka sa loob? Di ba? Yung bulok na sistema. Lalamunin ka nung bulok na sistema. Kinukwento ko nga sa inyo, di ba? Sa customs na lang halimbawa, yung mga graft reading agency na yan, mga kaibigan. Eh yan eh. Pagka ikaw matinukan pumasok dyan, malinis man ang hangarin mo, kahit gano'ng kalinis yan. Ha? At ikaw ay pumasok ka dyan sa customs. Paghihinalaan ka ng mga makakatrabaho mo, iiwasan ka. At hindi magtatagal, masisiba ka sa pwesto mo. Bakit? Kasi magiging panganib ka sa pagnanakaw. Oh. Mga kaibigan, di ba? Alam nila na hindi ka makakasabwat sa katarantaduhan, gagawan kanila ng paraan para ka matanggal, di ba? Oh, papainang ka, 'yan ang mga gagawin sa iyo. Oh, sisiraan ka, ha? Kung ano-anong ibibintang sa iyo kahit hindi totoo. Bakit? Panganib ka eh sa kanilang pagnanakaw. Ayan. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Vic Rodriguez. Ang sangkaibigan.
nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.